morning. Ayan, today is Monday. So, ang dami kong gagawin, guys. Marami akong isasalansan kasi nagkahapon mag-grocery kami. Grocery yung isa ko kasama sa asawa ko. So, today ay another day. So, start my day. Nagluto ako ng pearl. Nagluto ako ng pearl for shake at saka milk tea. So, ayan. Karaming mga orders na rin kasi yan sa online. And then, nag-online selling din kasi ako, guys. So, kailangan natin i-expand yung ating market para mas marami tayong makikater. So, hindi ko pa na mablog yung ating market pero sooner kasi busy lang talaga. And then, nandihan na yung shomai ko. Nakaready na din sa anytime na gustong bumili ng mga suki natin. And then, nakaready na natin palinda. Actually, guys, aming palinda kasi ang target kasi namin at everyday is makater namin yung agahan, tanghalian, hapunan. So, may mga nagpapaluto sa amin ng gabi. Kasi syempre, di ba minsan tamad na yung iba na maluto na ulit sa gabi. So, gusto na lang nila bumili lang. So, yun yung target din namin. So, yun. So, nakasalang yan mula ngayon. Ayan, nakasalang na yan. So, kung maubusan yan, magre-refill na lang din ito kami. So, may nakastock kami sa freezer. At nag-online selling din ako ng mga process, ay mga paninda ng mga fish bowl ganyan. So, may bumibili din sa akin ng mga wholesale na mga pangluto din nila, paninda din nila. So, maganda yun kasi fast, kasi hindi ka na magluluto. So, konti ang kita pero mabilis ang galing. Ano yun, be? Guys, ayan, kararating ko lang. Galing akong mall. Bumili ako ng cabinet ng anak ko and hindi ako napag-vlog kasi maingay. May mga sound trip sila, may mga sound kaya may mga makama-CPR ako. So, nandun sa labas yung binili kong cabinet at yun ay choice ng anak ko. Ngayon siyang nagustuhan. So, ayan. Ngayon, meron kami bagong alaga. Ala niya ay si Bruce. Yes, Bruce. Ilang ano na siya, 2 weeks na siya sa amin. So, pinifeed ko pa lang siya ng ano, ng gatas. Diba sa last vlog ko, sa previous vlogs ko, kailangan ko mag-alaga ng pusa. So, kung may kapitbahay akong binigyan ako ng pusa, so, kaya nilagaan namin. Since kasi yung nanay niya, hindi siya pinapadede. So, binigay sa akin, get baby pa, tapos pinifeed ko. So, nag-order kami ng gatas niya. Actually, pangalawang order na namin to. Accidental remedy. Pero ngayon, medyo may naubusan siya ng gatas na nakaraan, so Berbrand yung pinag-edit ko, kaso lang hindi siya masyadong type yung Berbrand kaya na mahinit siya dumede. So, ayan, diba? Kasi yung tagay kasi dumating yung gatas niya eh. So, yung in-order namin sa Lazada na Boots Milk, ito para sa lalagay sa pusa at saka sa aso. And then, bumili rin ako ng kanyang bed, kasi gusto ko magdalambot ang kanyang bed. Papacheck up ko siya sa vet kasi meron siyang dry skin dito sa kanyang labi. Masakit siya tanggalin. I'm sure nasasaktan siya pag tinatanggalin ko siya niyan. Sobrang hirap tanggalin, guys. Sobrang sticky. Hindi natatanggal talaga kahit sabunin mo ano matanggal. So, ito yung cabinet na binabili ko sa Aragon 2-3. So, hindi ko na lang ipapakita yung loob, guys, kasi syempre, privacy yun ang anak ko. So, yan. Ayan. Tapos, sa susunod, bibilan ko naman yung aking bunso. So, one at a time. Ayan. Dumating na yung toys niya. Si Nemo. May bago na siyang bed. So, ibilihan namin siya ng Nemo para may laruan siya. Yung sa nilalaro niya to eh. Mayroon siya fish. Ay, mayroon ding isang toy. Nakipaglaro na siya sa akin. Yes! May bago na siyang bed! Yes! Hindi na siya makitabi sa akin! Ngulit! May bago pang binili, guys. Ito yung si Bruce, ang aming puting, Miming. Siya ang puprotekta ng aming tindahan sa mga masasamang mandurukot. Mga bait. So, ayan.
Ayun guys, I'm back again. So, nagsara na ako sa tit, sa kabilang tindahan. And dito na ako sa bahay. Magsara na rin kami. So, gaya nung gaya nung huling clips ko guys, kailangan kong dalhin si Boo sa vet kasi nagkaroon siya ng parang dumi dito sa gilid ng dito sa side ng face niya. And then, nagkaroon siya ng sugat sa paa. And then, naging madumi yun dahil nga dahil sa na-accumulate ng dumi na dumidikit sa sugat niya. Hindi ko yun malinis-linis guys kasi naawa ako linisan dahil nga masakit yung para sa kanya. So, dinala namin siya sa vet. Actually, dinala namin siya sa vet. Tapos, nagbayad ako doon ng 1.8 kasi may tinuhok sa kanya and then tinest yung dito niya, chinek sa laboratory, microscopic something yata yun para matest kung ano yung sugat niya dito sa parting face, sa parting muso, dito sa banda niya, sa muso niya, hindi din sa paa niya. So, natuklasan na may dalis siya. So, actually guys, yung dumating dito sa akin si Bruce, medyo meron na talaga siya sa mukha niya. Akala ko lang, dumi lang yun. So, hanggang sa lumala na dahil, lalo kong lumala yung sugat niya daw dahil ginagamitan ko ng wipes dahil every time na mag-feed ako sa kanya, wipes yung ginagamit ko. So, yung wipes pala hindi bagay dun sa sugat niya dahil may oil pala yung wipes. So, lalo lumala yung kanyang galis. Injection na siya para dun sa galis niya. Then, first session daw yun, babalik kami. May 3 session pa siya. So, pumata sa 300 pesos po yung injection sa kanya. And then, yun nga, nagbayad ako ng vitamins niya at yung gamot niya. So, nabisitaan siya ng cefalexin na nasa 300 to guys, sa clinic. Tapos, bali 0.5 ml per 12 hours. Uwi na namin sa bahay at pinainom ko na ng gamot. Kaso lang, after 6 days, hindi pa rin siya magaling. Nilalagnat pa rin siya at naawa talaga ako kasi give up na nga ako sa kanya dahil na parang anytime pwede na siyang mamatay. So, nakakapaghinayang kasi sobrang sweet ng Bruce. Every time na darating ako ng bahay, sasaludin siya sa akin. So, akit siya hanggang dito sa akin. Ngayon, naisip namin na mag-second opinion sa ibang vet. Buti na lang, nirefer ako ng kapitbahay namin dito sa malapit na veterinaryo dito sa labas ng village lang namin, walking distance. So, ayun, medyo mura din sila. Yun, doon tinest ng vet yung dugo ni Bruce kasi nilalagnat na siya. So, dahil sa sugat niya na nasa paa, na nagiging cause ng lagnat niya at nagkaroon siya ng infection sa dugo. Kumbaga yung infection sumama na sa dugo. So, kinuha na siya ng dugo pala. Tapos, yun, natuklas na may infection siya sa dugo. And then, kulang siya sa protein at saka sa anemic siya. So, mababa yung protein level niya dahil nga hindi naman siya nagkikinain maigi. Nagkikinain puro gatas na talaga siya. Ayaw yung kumain ng solids, anything like that. Basta gusto lang niya gatas. Tapos yun nga, gusto nila ipa-confine si Bruce. Kaso lang ayaw ko dahil gusto kong makasama si Bruce everyday. Siyempre, pamahal na sa akin yung tuta. Yung so, ginawa na lang nila yung injection na nila agad ng antibiotic. Then after 8 hours daw, painumin ko agad. And then, pinalitan nila yung cefalexin. Pinalitan nila ng Amoxiclav. Bali for 0.4 ml per 12 hours. So, twice a day. Ilagay na cream para matanggal para matuyo yung suga. So, yun, nasa 300 yata yun. So, ilang basta binayara ko sa clinic niya sa 1-1. And then, pag uwi namin, pinainom ko na si after 8 hours, pinainom ko si Bruce, medyo lumiksi siya, medyo naging okay yung pakiramdam niya. But, may lagnat pa rin siya. And then, naisip ko na linisin na lang yung talaga yung paa niya, guys. Kasi nga, sobrang dumi na, sobrang itim. Tapos, nagsusugat talaga siya. So, nilagyan ko ng agwa oksinada. Naglagay ako ng agwa oksinada na may halong tubig. Tapos, nilinis ko yun. Natanggal lahat ng mga dumi. Tapos, nalinis ko yung sugat. And then, nilagyan ko ng betadine. And then, after nung betadine, at pinatuyo ko yung betadine, nilagyan ko ng amoxicillin. So, ginawa ko yun, guys, every night. In just 2 days, natuyo yung paa niya. I mean, after a day, natuyo yung paa niya. And inulit ko kinabukasan. Gumaling na in just 2 days lang yung sugat niya. Natuyo talaga, guys. At nawalan siya ng lagnat. Ayun, nawalan siya na lagnat na relieve na ako na gagaling talaga si Bruce to. So, bagay na bagay talaga yung pangalan niyang Bruce kasi napaka-brave niya. Kasi actually guys, hopeless na ako na mabubuhay talaga siya. Kasi hindi na nga siya nagkikinain kahit gatas ayaw niya nang inumin. Nag-aantay na lang ako na pagising ko, wala na siya. So, pero napaka-fighter niya, no? So, yun, natuwa ako kasi nagbumaling siya at dahil din sa pag-aalaga ko, nabuhay din siya. So,
Meron lang ako i-recommendo sa inyo guys. So ito kasi yung gamot na to is parang glucose monohydrate, no? Water soluble powder siya. Kasi malaking tulong to kay Bruce guys. Des, nung nilalagnat siya, ilang, halos isang, talagang more than a week siyang nilalagnat. Ito lang akong pinainom na kahit ano maliban lang dito. Ito lang talaga yung pinainom ko sa kanya, inaalo ko sa tubig niya, sa pagkain niya. Kasi pinapanood akong vlogger na ito yung ginamit niya nung nilalagnat yung aso niya, ay pusa niya, tapos gumaling. So, malaking tulong kay Bruce ito dahil hindi siya ganun ng hina. Sa, kasi meron siyang supplement na ganito, parang dextrose daw yata to. Basta, dextrose nga yata to, basta something like that, parang supplement to sa katawan nila nilalagnat para hindi maubusan ng tubig. So, yun. Malaking bagay sa kanya yan, guys, nung nilalagnat yung alaga ko. So, ayun, guys, sa ngayon ay magaling na si Bruce at maliksi na siya at abangan nyo kasi meron kaming bagong bisita sa bahay at ipakilala ko siya sa inyo at this is a wrap. Sana ay may natutunan kayo at thank you sa pagsama sa akin sa araw na to at nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko, mga nag-comments, nag-like, nag-share at more thank you pa sa lahat ng nag-support sa last vlog ko. Thank you guys and salamat din po sa aking mga members na nandyan pa din. Thank you. Ang gusto ko ay pumunta ang channel ko kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, kindly click the subscribe button. Sama mo yung bell para ma-notify ka pag may bagong update sa channel ko. Muli, this is your Tendero Mom, my working mom. See you again in my next one. See ya! Bye!